Na-load off kami. Ang exhausting ng flight namin. Akala talaga namin nakasakay na kami. Hindi pala. Yung luggage ko na pa Japan, nasa kabila. Which is, paalis na. So, oh my God. Okay. Hello guys. It's me, Richie Mabanos. I am the woman. I am the woman behind this channel. So, I think for today's video, magiging iba yung entrada. Ano ba yun? Yung entrada ng channel ko kasi for this 2023, feeling ko mas okay sa akin yung nagsasalita talaga. Kasi, to be honest, pagpagod na rin ako maglagay ng mga subtitles sa videos ko. Hindi talaga ako magaling sa camera, pero yun ko kaya lang akong i-work out yun. So, ayun, for this year, feeling ko gagawa ako ng maraming mga ganitong klaseng video na nakikita yung mukha ko, pero medyo hindi naman basta. So, for today, feeling ko kailangan ko mag-vlog kasi ano, alam nyo, diba, alam nyo naman nag-vacation kami sa Pilipinas. So, nag-vacation kami doon siguro mga 6 to 7 weeks. I think more than that. And now that we're back here in Toronto, so feeling ko kailangan ko na mag-grind ulit. For this video, feeling ko kailangan na pag-isipan ko na kailangan ko na talaga mag-vlog kasi tinatamad ako. So, ang hirap kasi for the past week, dumating kami last week. Tapos, syempre, tagal-tagal namin sa Pilipinas, diba? So, yung batik ako talagang sa Pilipinas pa rin nakatira. So, ayun, sabi ko, ang hirap i-fix kasi, yun nga, more than 6 weeks kami doon. And every day, on the dot, alas 2, gumigising ako, alas 2, alas 3. Kanina, gumigising ako alas 2. Tapos, hanggang ngayon, alas 5, alas 6, gising pa rin ako. So, sabi ko, parang ba? So, ayun. And also, ang hirap din palang i-fix ng diet ko kasi, disclosed, alas 12 ng gabi, gutom na gutom ako kasi yung hours dun sa Pilipinas, pag alas 12 ng gabi dito, midnight, alas 12 din ng lunchtime dun sa Pilipinas. Tapos yun nga, alas 6 kanina, alas 5, naghahanap ako ng pagkain kasi nga, umagahan dun sa Pilipinas, tapos dito, dapat gising pala ako. Ay, alas 6 dito na umaga, pero alas 6 dun, dinner na. Eh, dito sa Canada, hindi ako nagbe-breakfast. So, ayun. Ang hirap i-fix, pero ayun, I'm trying to work on it. More than a week na, pero I'm just going with the flow. Tapos, ayun, sabi ko, mag-vlog na lang ako ngayon kasi meron akong client na naghihintay ng drawing ko. Tapos, ito pa yung problema kasi yung luggage ko na pa Japan. Oo, hindi ko na nakwenta sa vlog kasi ang hirap. Ang masyado siyang complicated, so hindi ko na nilagay dun sa vlog kasi ang gulo. So, yun nga, na-load off kami. Na-load off kami before yung flight namin na Manila to, supposed to be yung Manila to Japan namin, na-load off kami. So, for some reason, na-load off kami. Sabi nila yung agent to namin dito sa Canada yung nag-load off sa amin. So, hindi na kami kasama dun sa original na plane ticket namin. Yung ginawa, binok pala kami sa bagong airline, which is PAL. So, yung nangyari, di ba yung original namin is Manila to Japan, and then Japan to Montreal, and then Montreal to Toronto. So, yung bagong ruta namin is naging Manila to Vancouver, tapos naging Vancouver to Toronto, which is for me, even better kasi pag-alis namin ng Manila, direkta kaming Canada. So, ayun, ang ganda. Tapos, ano, may ni bata pa kaming kasama, si Chloe. So, ayun, nahirap. But, we are here. Pero yung problema nung na-load off kami, talagang nandun na kami, nagbo-boarding na kami sa Manila, sa NAIA. Ewan ko anong terminal yun, Terminal 2 ata. Bago kami, di ba nagbo-boarding na, papasok na sa aeroplano. Doon pa lang namin nalaman na na-load off pala kami. Akala talaga namin nakasakay na kami. Hindi pala. Doon pala namin nalaman na load off kami. So, parang nasa kaming lahat. So, afternoon, di kami nakasakay. Umalis na yung aeroplano. Pero bago umalis yung aeroplano, seven passengers kami na magkakasama na family and relatives ko. So, apat sa amin na pamilya. Hindi, tatlo sa pamilya namin. Tapos apat sa auntie ko tsaka yung mga pinsan ko. So, yun. Before umalis yung aeroplano, tinanggal nila yung luggage namin. Pero, yung luggage ko nagpa-Japan. Out of 7 luggage na dala namin, yung
akin yung luggage ko, yung hindi nila nakuha. Feeling ko hindi na nila nakita kasi ang dami na, lahat na ng luggage ng pasahero yung nandun na sa loob. Nasampa na nila sa aeroplano, so feeling ko hindi na nila nakita yun. So umalis kami, nawala akong luggage kasi yung luggage ko nagpa-Japan. Pagdating namin dito sa Toronto, yun, dun pala namin Phoenix na yung luggage ko nandun sa Japan, dun sa original na ticket namin. Hindi pa malating. So, na-stress din ako kasi dami kong gamit to. Tsaka may mga pasalubong. But we're good. Except lang sa luggage ko talaga na na-missing. And then, ano pa ba? Ang daming problema. Tapos, ito pa. Doon lang sa Vancouver to Toronto namin na flight. Nag-boarding na kami doon sa parang area namin. Let's say, area 52. Nandun kami nag-boarding. Kasama ko yung relative namin, family namin, 7 nga kami. Tapos nung nagbo-boarding na yung aeroplano, yung para sa aircraft na yun, may narinig kaming nagsasabi yung mga para sa airport ba na naghahanap sila kung sino to. So narinig namin yung pangalan namin, tapo kami, ako, si mama, saka si Chloe. Akara namin pinapatawag na kami sa front kasi nga may special child kami. So akala namin ganun, pero paglapit namin sa front, doon namin nalaman na yung aming aeroplano pala, yung aeroplano pala namin is nasa kabila, which is paalis na. So, oh my God. Tapos, ayun, nasa kami. Yung pagtawag pala na yun is yung parang last call for Richie Magbano, na let's say na papaalis na yung aeroplano. Kapag hindi pa kayo dumating dito, alis na yung aeroplano. So, yun. Oh my God. Tapos, akalain nyo yung, di ba, let's say, nasa area 51 kami. May kasabay pala siya na yung aeroplano na dapat sasakyan namin. May kasabayan pala siyang airline. Aeroplano din na parang same time lang sila paalis papunta Toronto. So, ayun. Yung airline yung kasama namin is nandun sa area 51. So, kala namin dun din kami kasi magkakasama kami. Yun pala. Yung flight namin is... is ibas. As in, nagulat kami. Tapos, di ba, parang area 51 kami. Tapos, yung dapat pala namin na boarding gate is parang 60 pa yung pinakadulo-dulo pa. So, ayun. Grabe. Tapos, mabuti na lang may wheelchair si Chloe. So, yung paspas kami. As in, grabe yung experience namin. Hindi ko na lang sinama dun sa previous vlog. Kasi, yun nga, ang gulo. Tapos, wala pa akong mga video na kasama. So, hindi ko na talaga sinama. Kasi, ang gulo, promise. Tapos, yun, takbuhan kami hanggang nun. Tapos, ang gulo pa. Kasi, sabi lang yung mga flight attendant, dire-diretso lang daw. Dumidiretso naman kami. Pero, wala kami makita. So, mabuti na lang. May nakita siguro kami ng agent ng original flight na, yung talagang flight namin. Tapos, tinawag kami, sabi niya, kayo ba si, in English ha, kayo ba si Richie Magbano? Sabi ko, opo, opo. Tapos na yun pala yung flight namin. So, ayun, umalis na. Kami yung pinaka-last, as in, ang exhausting ng flight namin. Tapos yung akala mo, magkasama pala kayong pito, only to find out na kami tatlo, iba pala yung flight namin. Abutin na lang talaga, nakaabot kami ng Toronto. Kaya nung sumakay na kami sa aeroplano, nakasakay na kami papalis na pupuntang Toronto. As in, yung relief ko, my God. Tapos nung tumatakbo pa kami papuntang boarding gate namin, grabe yung prayers ko. Sabi ko, oh my God, Lord, baka hindi pa kami makauwi kasi baka umalis ng aeroplano. Tapos paano kung hindi pa namin makita? As in, grabe yung experience. Alam niyo yung flight namin from Manila to Vancouver, sobrang mga 12 hours siguro. Tapos yung, so sa 12 hours na yun, grabe, exhausted na kami kasi upo lang kami, tapos nakapagod. Tapos may special chat pa kami kasama. Tapos ayun, pagdating namin sa Vancouver, iba pala yung airlines namin. So, takbo kami sa kabilang boarding eh. Very exhausting. Pero nung dumating na kami dito sa Toronto, tapos nakalabas na kami sa airport, doon ako nagpasalamat sa inak. So, Lord, thank you Lord kasi nakarating kami. And parang next time na uwi kami, gusto ko talaga direct flight na lang from Canada to Manila. So, ayoko na umulit. Pagdating namin dito, very grateful talaga ako kasi naka-uwi din kami ng safe. Very, very bumpy pa yung flight namin. Masyado siyang magalaw. Ano ba tawag na? May turbulence, yun. May turbulence yung flight namin from Vancouver to Toronto. Pero, grabing kabaling yun. Oh my God. Akala mo talaga,
As in, sobrang turbulence yun, kinakabahan ka na. Pero, feeling ko normal lang naman yun. Pero, yung kaba mo, kasi hindi ka pa nakaka-uwi. So, hanggang, umpisa dun sa Manila na flight namin, hanggang sa Vancouver, hanggang sa nakapunta na kami sa Toronto, hindi talaga mawala sa isip ko na sana pa makarating na kami ng safe. Pagdating ng Toronto, very grateful talaga ako na naka-uwi na kami. Kaya nung na-smell ko na yung sa magawa ko, yung binuksan ko na yung pinto ng bahay namin, ng apartment namin. As in, na-excite talaga ako kasi yung smell ng house namin talagang na-miss ko. Iba talaga yung smell ng Canada, no? Kaya pala sinasabi nila kapag may nakakakita sa akin, nakaka-amoy, sabi nila amoy Canada daw. Pero hindi ko maamoy yan kasi syempre siguro sana yung ilong ko. Pero sa ibang tao, feeling ko na ano nila na parang iba sa pang-amoy nila. So, ayun. Ang ganda ng experience namin. Feeling ko, guys, hindi na ako magbablog. So, ayun. Ipopost ko na lang yung ganitong experience ko. Actually, hindi pa ngayon kompleto kasi hindi ko para share yung mga kay Chloe. Grabe yung stress namin kay Chloe. Pero, ayoko nang i-share yung kay Chloe kasi gusto ko lang i-share yung pagtakbo namin na galing dun sa boarding gate namin na mali. Tapos tumakbo kami papuntang, as in lumipad kami papuntang sa pinakadulong boarding gate. As in, grabing experience yun. Tapos may mga bagay pa kami nila. Mabuti na lang may wheelchair si Chloe. So yun, nakaabot kami. Pero now that we are here, more than a week na, actually sinisip ko pa lang ako. Talagang tonsils yung dumating sa akin dito. Talagang tonsillitis. Tapos, alam niyo ba, before pa kami mag-flight pa Manila, nagka-sore eyes pa ako. Oh my God, hanggang ngayon mo nga pula. Pag nanotice niyo na medyo may pula yun, may sore eyes pa talaga ako, na talagang trinit ko. Siguro, iba ngayon yung flight namin si Jensen. Day before ng flight namin, nagka-sore eyes ako. So, ayun. As in, talagang home remedy. Tapos, naglagay lang akong eye mo. Walang katapos ang eye mo. So, mabuti naman hindi naman siya halata nung nag-flight na ako. Pero may makikita kayong mga pictures ko. Yung mga pictures ko nakuha nung nagbibigay kami pa dyan, saan talagang pulang-pula yung mata ko. Pero actually, that's it, guys. I hope you enjoyed listening. And ang ganda ng view ngayon kasi umaga na. Ayun, umaga na. And I'll see you on my next vlog. I think... let me know if you enjoy this kind of video. And I think na-enjoy ko yung pagsasalita. So, maybe in the future, I can share some tips kung ano yung mga dapat nyong let's say, pupunta kayong Canada, ano yung dapat nyo expect, ano yung mga bagay dito sa Canada na wala sa Pilipinas, paano yung mga pangginawi dito, tsaka ano yung life namin, living with an autistic kid, na, ayun, paano yung life ni Chloe kasi nag-aaral siya dito. Alam niyo ba, grade 2 na siya. So, ayun. Tapos, I think i-share ko na lang sa ibang vlog kasi medyo complicated yung sitwasyon ni Chloe na hindi ko talaga kayang ilagay lang sa isang video. So, ayun. I think, guys, sorry, hindi na ako makakapag-vlog ng parang a day in a life. Parang ganun yung plano talaga originally. Pero, feeling ko, sobrang kong dami chika, i-end ko na lang dito. So, and thank you guys for watching, and I've been seeing good results dun sa mga previous vlogs ko. Thank you so much. I hope I can continue to bring more quality content. Thank you guys for watching, and I hope to see you on my next